naman po yung aking mga collection ng art. Iisip ako ng mga halaman na po pwede ha, at ine-experiment natin kung ano yung magandang pag-combinin. Para po yung kanyang base eh maging stable ano. Kapag halimbawa pong talaga namang itong kombinasyon na to ang talagang magpapat... Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, creative ideas na naman tayo. Kasi lately, talagang gustong-gusto ko talagang gumawa ng mga centerpiece arrangement, yung mga arrangement na para sa tabletop, yung magandang ilagay sa desk. And nag-iisip ako ng mga halaman na po pwede ha, at ine-experiment natin kung ano yung magandang pag-combinin. So, naisip ko lang, meron akong dalawang plants na talagang alam na laging nakakasama sa top list ano, ng magagandang halaman at the same time, yung maraming benefits. So, yan yung gusto kong ilagay. And naisip ko yung dalawang halamang ito. Yung ating snake plants and aloe. Ano kaya yung mangyayari kung sila yung ipag-combine natin ano, sa ating mga design? Yan yung inyong dapat tutukan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Ayan nga po. Ito yung mga sample ng mga ginagawa ko lately, eh, no? At talagang nag-e-enjoy ako dito. This one po is dish garden or center table arrangement na gawa po sa mga halamang aloe, no? So, maganda siya na talagang, yan, ipang display. At mahilig ako sa mga ganito. Ito, plastic pot lang po, pero parang ang ganda, eleganteng tingnan, lalo na pag white yung kulay. So, ito po yung lagi kong ginagamit. Kung napapansin nyo po sa mga vlog ko, talagang paborito ko itong gamitin. And ngayon nga po, naisip ko lang, paano kaya kung pagsamahin natin yung snake plants and aloe sa isang arrangement? Punta tayo din sa mga collection ko, tapos kukuha na tayo ng mga halaman na ilalagay natin dito sa ating arrangement. Habang dinidiscuss ko sa inyo kung ano yung mga benefits at ano yung nagustuhan ko sa dalawang halamang ito. So this is my Sansevieria o snake plant collections. Ano? Medyo madami-dami na po ito. At iba't iba po yung klase ng ating snake plants. Ano? Yan po, nakagawa na rin ako ng ganito ng mga arrangement. Pero hindi ko pa po napapagsama yung dalawang halaman na yan, yung aloe tsaka itong snake plants, no? Bago natin gawin yan, kukuha muna ako siguro dito ng ipang didesign natin. Pero, paliwanag ko sa inyo na ito pong mga snake plants, kaya nagustuhan ko lately dahil dun sa kanyang mga benefits, no? Unang-una po dyan, ito po, napakadaling alagaan. Napaka-perfect po sa mga beginners. Talagang hindi kayo pahihirapan ng mga snake plants. At the same time, syempre po, kasama po yan dun sa NASA Clean Air Study na talagang best air purifier plants. Itong mga snake plants, ano? Kaya nga po, maganda na meron po kayo nito dun sa inyong mga lugar sa bahay na talagang dun kayo umi-standby. Kaya po, nakakuha ako ng idea na gumawa ng mga pang-display na gawa dito, no? So, isa pa po dyan, itong mga snake plant, tinuturing po yung masuswerte. Dahil po sa pungsoy, yung kanya pong tayo-tayong tubo, sumisimbolo ng growth. At sumisimbolo ito ng prosperity, wealth, yan po yung mga sinisimbolo niya, no? Kaya, yan po. Yan po yung mga karakteristik ng mga snake plants na nakita ko, no? So, kuha na po tayo nung ating gagamitin, ano? Siguro kukuha ako nitong mga robusta. Yan, maganda to eh. Kasi parang pa-flower yung kanyang kulay. At the same time, siguro itong ating mga may variegated, ano? Itong parang ocean star ang tawag dito eh. So, kukuha ako niya ng isa siguro. Bunutin natin. Ito, dalawahan na to. So, tatanggalin ko yung isa nito para yun yung ating gawing design. Tapos, sasamahan natin ng iba pang klaseng halaman. Yung pong halaman na
alo. Marami din po yung klase. So, puntahan naman natin yung ating alo collection. So, ito naman po yung aking mga collection ng alo, no? At, ayan, iba't ibang klase. Yung ating madalas na makitang alo is yung aloe vera, no? Pero meron pa pong iba't ibang klase na mga alo. Yan po. At, magaganda rin po. May mga iba't ibang kulay. Merong mga nagkukulay pink ang kulay. Tapos, meron ding mga deep green. At, yan, magaganda sila. And, itong mga alo, isa rin po yan dun sa mga best air purifying plants. Kaya po, magandang maganda rin na ito po, meron kayo dahil talaga nga nililinis nito yung hangin, ano. At the same time po, madali rin siyang alagaan at mabilis paramihin. Tapos po, lucky plants din. So, lahat ng karakteristik ng nasa snake plants, nandito rin po sa aloe, no? At the same time, pareho sila ng requirements pagdating sa pag-aalaga. Halimbawa, kapag halimbawa ang tuyo ay lupa, tsaka lang didiligin. Katulad din po sa snake plants. Tapos po, yung araw nila, talagang kaya nilang tumagal sa low light condition lang. Kaya po, swak na swak silang pagsamahin. So ngayon, kukuha na rin tayo dito kasi tingnan nyo po, ang gaganda po ng mga itsura ng mga alo, no? At yan, siguro pipili ako dito ng ilan tapos isasama din natin. Nagustuhan ko yung mga iba't ibang klase, no? Iba't ibang kulay kasi ito pong mga yan, tanggalin na natin dahil gagamitin naman natin to. So, tingnan nyo po yung roots ng aking mga alo. Oh, healthy siya. And ito pong isa na to. Yan. Maganda siya kasi medyo makintab yung kanyang dahon. At the same time, maganda yung pattern. So, ganyan po ako pumili ng mga halaman. And yan po. Napakaganda niya na talagang ipang display. So, isa rin to sa mga kukuhan natin. Tapos, meron ako ditong nakuha mga anak na. This is aloe tooth propagation. Sasama rin natin yan. And ano pa kaya? Titingin pa ako dito. Tapos mamaya, punta na tayo dun sa ating gawaan ng dish garden para mapakita ko na sa inyo yung gagawin nating arrangement. So ayan, ready na ako talaga na pag-combinin yung dalawa sa pinakamalalakas na halaman, ano, malakas magbuga ng oxygen. Syempre, malakas humatak ng swerte. Itong aloe, tsaka itong mga snake plants. So, ano ba yung mga napili kong halaman, ha? Makikita nyo yan habang tinatanim ko. So, paano ba gagawin natin? Gagamit tayo nitong ating MDP soil mix. Yan. Ito po yung ginagamit ko sa aking mga cactus and succulents na fast draining po na potting mix. So, ito po, pwede kayong bumili dito sa garden. Lalagay ko po yung Facebook page dyan. Mag-inquire po kayo, ha, kung sakasakaling gusto nyo po nito. Pero, generally, ang mga lupa po nito, basta fast draining lang po. Kailangan mabilis lang matuyo para maiwasan po natin yung root rot pagdating sa mga halaman, ano. And kung gagamit po kayo ng ibang medium, kung halimbawa po hindi mabilis mag-drain yung tubig, kailangan din pong i-adjust nyo yung inyong watering habit. So ayan po, simulan na natin and gamitin natin tong ating MDP soil mix. Yan. And ito po, isang kilo po ito, kasyang-kasya dito sa ating dish pot. So ayan po, make sure po na yung dish pot nyo merong butas, no, para po talagang mabilis matuyo yung tubig. Kasi po, kung ilalagay nyo siya sa loob ng bahay, and kapag ganyan po yung ginagawa minsan, yung pong ating mga potting mix, matagal matuyo compared dun sa nasa labas sila. And kung ganyan po yung mangyari, dapat po na tuyo muna yung lupa bago kayo magdilig. So, simulan na natin. Ang una nating ilalagay ay yung mga snake plants natin, oh. So, ano ba itong mga nakuha kong snake plants? So, itong una nating halaman, itong ating mga vacularis. Ayan. Itong vacularis, maganda po yan na deodorizer din, ano? Kaya, magandang isama to. So, ang gagawin lang natin, ito kasi may nabibili ng ganyan, eh. Ayoko siyang tanggalin kanina sa pot. Dahil ito pong vacularis, pag halimbawang naghiwa-hiwalay, ang pangit na ng tubo. So, kung mabili nyo siyang ganyan, huwag nyo nang pong palitan ng lupa kasi maganda naman yung potting mix nito. So, ang gagawin natin, lalagay natin dyan. Yan po, oh, kita nyo. So, yan po yung una nating ilalagay, yung ating mga vacularis. O, tinatawag din po rin yung Sansevieria cylindrica. Tapos, itong ating robusta. So, kumuha ko ng dalawa.
So, kung halimbawa po medyo mahaba yung roots nyo, eh pwede nyo naman po siyang itrim, ano. Okay lang po yan. Para madali kayong magtanim. So, lagay po natin dito. Yan. And, eto na naman, isa pa uli. Yan. So, trim lang natin ng konti yung kanyang roots. Tapos, lagay po natin dito. Yan po yung ating mga snake plants. Tapos, kumuha rin po ako nitong isa. Yan, this one naman po is yung ating ocean star na tinatawag o black star. Ilalagay natin dito. Maganda po to kasi meron na mga variegation yung kanyang dahon para maiba naman. Kung yung robusta natin ay sobrang green, ito, siya naman yung babalansin nung pagka-light kasi meron siyang yellow. So, ayan, nagawa na natin yan. And then, kukuha tayo nitong mga bato natin. Yan. This one is mga pebbles na pinulot-pulot ko dito sa aking garden. And ayan po, ang gagawin natin is lalagay po natin yan dyan. So, bakit natin nilalagyan ng ganito? Bukod po sa pampaganda, another purpose po nitong ating mga malalaking bato na ito, para po yung kanyang base ay maging stable, ano. Kapag halimbawa pong stable na yung roots niya sa lupa, pwede na po yan tanggalin. Pero kung gusto niyo po ng design, okay na po yung ganyan na yan. Sabi ko nga po sa inyo kasi minsan, kapag halimbawa bagong tanim at nauuga-uga, tapos lagi tayong lilipat, maghahawak, ang mangyayari po niyan, hindi na magiging stable yung roots niya dun sa kinalalagyan niya. Kapag uga ng uga yung halaman, may tendency na magalaw pa yung mga panibagong tumutubong roots, imbis na nakakapit sa lupa, talaga pong magagalaw pa. So, yan po yung purpose niya para po maging stable din po. Pansinin po natin, ano, yung ating mga dish garden, kung halimbawa nga gumawa na kayo ng arrangement, kapag halimbawa ang inuga nyo po, napaka-stable na po niya. At hindi na po yan maaalis sa pagkakaayos. Sunod na po natin yung atin namang mga alo. Yan yung ating alo green. Yan, green yung tawag natin dyan kasi sobrang ganda ng kanyang kulay. So, tanggalin lang natin yung mga dried na leaves. Yan, pwede nyo pong tanggalin. Tapos, kung meron po kayong mga baby, kasi po, kung malaki po yung inyong pots, okay na okay lang po. Pero tayo, tatanggalin na natin to kasi mapopropagate pa natin to. Yan, so, tanggalin na natin. And ito lang yung gagamitin natin, no. Ang mga alo po kasi, ang bilis talaga niyan dumami. Sobrang bilis niyang magkaroon ng mga pups. So, yan po yung kanyang katangian. Lalagyan natin ng mga panibagong lupa. Yan, yung kanyang mga gilid. So, para lumubog yung mga ugat. And, sunod na natin itong mga kinuha nating, eto naman, another kind of alo. Hindi ko alam yung pangalan niya, pero makintab siya. Parang hybrid siya, hybrid na alo. Sama natin dito. So, eto, medyo mahaba na rin yung roots. So, tanggalin na natin yan kasi eventually, makakapag-develop naman po yan ng panibagong roots. Dried na leaves, tanggalin na rin natin. Ito naman po yung aloe pepe na tinatawag. Yan po yung itsura niya. Medyo parang mala spider po yung dulo ng kanyang pinakadakon. So, maganda rin po itong mga aloe pepe. So, lagay natin din dito. Then, sunod natin to. Ito ang tinatawag naming aloe star. Ang ganda rin ito. At maliliit lang siya, pero clamping. So, pwede na rin natin na tanggalin yung iba para ipropagate kasi masyado siyang madami. So, ayan, okay lang siyang ganyan. Tapos, ito, uugatan naman to eventually. Kapag maliit yung pots nyo, mag-a-adjust kayo sa mga halaman. So, trim din natin yung konti yung roots para hindi masyadong mahirap ilagay. So, lagay na natin to dito. Tapos, meron tayo dito yung kanina, yung aloe tooth na tinatawag namin. Yan po yung aking propagations na. Tusok lang po natin yan dito. And another one. Kasi maganda yung kulay nito. Parang light green naman siya ang kulay. So, babalansi din dun sa ating arrangement. So, ayan na. Tapos, meron pa tayong mga bato. So, ayan po. And, tingnan natin kung mauga pa ha. So, ayan o. Kita nyo. Diba? Walang kauga-uga yung ating mga halaman. So, ayan. Ang gagawin natin is finish yung touch na. Tatanggalin natin yung mga excess na dumi
Tapos lalagyan na po natin siya ng pebbles. So linisin ko muna to para pakita ko sa inyo yung paglalagay natin ng pebbles. So eto na yung nagawa nating arrangement and nalinis na rin natin. So ayan po, ang gagawin natin ngayon is maglalagay naman tayo ng mga pebbles. So ang lalagay natin itong white, yan. And konti lang po ito kasi actually puno na ito ng halaman natin para lang magkaroon siya ng magandang design. At the same time, yung pebbles po kasi ginagamit yan para hindi kapitan ng weeds o hindi magkaroon ng maraming damo. Tapos pwede rin tayong gumamit ng ibang kulay, no? Pwede tayong gumamit ng kulay orange. So dito sa kabilang side, orange naman yung ilalagay natin. And siguro dito lagyan din natin para medyo iba naman yung kulay. Yan. Para bumalanse. Tapos yung mga singit-singit, lagyan din natin yan. So ayan, natapos na natin yung ating arrangement ha. Yung combination po ng aloe tsaka ng snake plants, diba? Ibang klase at grabing-grabe talaga yan, ano? Kapag halimbawang nakita nyo. So, pakita ko na mas malapitan. So, eto na yung ating finished product. Ayan, kita nyo naman, diba? O, kakaibang-kakaiba siya. Pinaghalong mga aloes and snake plants. At talaga namang itong kombinasyon na to ang talagang magpapataob sa lahat ng mga negative energy sa inyong bahay, ano? Kasi sinasabi po yung dalawang halaman na yan, sobrang lakas humatak ng positive energy. At kapag yan pinagsama, talaga namang swerteng-swerte ang dala sa inyo. Kaya po ito, kita nyo, yun yung ating arrangement. Pwede nyo siyang ilagay sa inyong mga center table. Pwede pong ilagay sa inyong mga living room, sa dining table, at even po sa mga table na malapit sa kama. Yan, kapag halimbawa po, dahil syempre, ito, malakas magbuga ng oxygen, ano, at magandang maganda sa pagtulog. Malilinis nito yung quality ng hangin sa bahay. Kaya, napakaganda rin pong i-display dyan nito. Kung halimbawa naman po, meron kayong mga cabinet na walang nakalagay na display na halaman, pwedeng-pwede rin po ito. Even sa mga office table and business establishment, magandang-maganda rin po itong ilagay at i-display. So, ayan po yung ating arrangement. So, ayan mga ka-MDP, nakita nyo naman, o, diba? Sobrang cute-cute nitong ating arrangement. And pwede nyo po itong itry, ano, sa inyong mga alagang halaman. And tinitiyak ko po sa inyo, kakaibang aura yung ibibigay nito sa inyong mga bahay. Napakaganda po. So ayan, subukan nyo rin po yan, ano. Salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon sa ating video. Sabi ko naman sa inyo, marami pa akong inihandang mga arrangement na talagang magugustuhan nyo po sa mga susunod nating video. Nag-iisip pa nga po ako ng iba pang mga lucky plants na talagang pwede nating pagsamasamahin, ano, para po gumawa ng bago at kakaibang arrangement. So ayan po yung ating creative idea for today. And salamat po sa inyong panonood. Salamat sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ha, baka hindi pa, ayan po, mag-subscribe na kayo kung bet-na-bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, ano. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Echo Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat na maraming mga ka-MDP sa walang hanggang support at pagmamahal. This is Hermie Sunaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting! Bye-bye!